So ang pangalawang katanungan ko, bro, ano? Kasi nagpo-promote ako dati ng food supplement. Itong food supplement na ito, ginawa siya para aabot daw tayo ng 125 years old, gawa na mayroon siyang anti-aging. So kung bawal kasi ang in vitro, so may posibilidad ba ito na bawal din? Kung aabot ka ng 125 years, ang pinaka-importante, bro, kung paano mo sinabuhay yung kabanalan. Kasi kahit na umabot pa tayo ng 125 years, anong dahilan kung bakit pa tayo gusto nating umabot doon tapos hindi natin na-fulfill yung mga commandments ni Lord? So paano natin ma-enjoy yung heaven? So ganun po talaga, bro. Ang dami na ngayon na ni ano yung healthy living. Wala mang problema sa healthy living, di ba? Kasi part man yan sa buhay natin. So once na nag-iwas tayo sa mga bawal, sa mga pagkain na bawal, pag-aalaga po yan sa katawan. Kasi temple of the Holy Spirit, hindi natin inaabuso yung katawan natin. Part po yan sa pagpamuhay natin para maiwasan po natin yung mga sakit, kaya nga yung abuso. So kapag ka, ang purpose po natin para umabot ng 125 years na para lang maibsan yung kalungkutan, para hindi tayo mamatay, takot tayo mamatay, iba na po yung pagan disposition po yon. Kasi si Acutis, santo na po po yan, si Carlo Saint Acutis? Acutis, o Carlo Acutis, sabi niya, ako'y mamamatay para alang-alang sa Panginoon. Kasi kahit na itong buhay natin, bro, nandun sa sira, sabi sa sira, hinumdumi ang imong kamatayon, dapat na yung sa Bisaya, hinumdumi, yung sa Tagalog, parang aalahanin mo yung kamatayan mo at hindi ka magkasala. So ibig po palang sabihin na once na inaalaala mo yung kamatayan mo, mamumuhay ka ng kabanalan, hindi ka talaga magkakasala. So yan po ang purpose natin. Bakit tayo nandito sa mundo? Kasi hindi din natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang Diyos lang po talaga ang may hawak ng buhay natin. So kapag ka ganun ang purpose natin, na gusto tayong umabot ng 125 years tapos naubos yung pera natin dahil lang doon, tapos yung responsibilidad natin sa pamilya hindi natin naman natugunan, so kasalanan po. Kasi yung inuuna natin yung sarili natin. Unahin natin so ganun, bro, yun kasi ang pinapunto ko, kasi nga ang design niya is para daw sa aabot ka ng ganong katagal. So ibig sabihin magkaroon pala din siya ng hindi siya tanggap, parang ganon, sa simbahan. Oh, wala namang sinabi, bro, na hindi tanggap sa simbahan. Yung purity of intention po. O yung ano lang po, bro, ha, purity of intention. Yung kung nag-take ka man yan na ano, na yung mga supplements para maano yung ano mo, yung buhay mo, para maiwasan mo yung sakit, wala namang po problema. Kasi dito sa Exorcism and Deliverance Ministry, bro, ini-encourage po namin yung mga pasyente namin na pumupunta dito, na punta kayo ng doktor. I-take nyo lahat ng vitamins na binibigay nila, tapos wag nyong ipalit doon sa sacramentals, kasi magkakasala po tayo niyan. Kasi once na meron kang medical at saka laboratory na result, tapos sabi mo na ay ayaw ko ng gamot kasi nakakasira to ng kidney, hindi po yan pwede. Kasi ang doktor, binigyan po siya ng kaalaman ng Diyos para matugunan yung mga sakit, na para gumaling po sila. So hindi po pwede na bawalan po namin sila na mag-take ng gamot. Dito inaano pa namin, ini-encourage pa namin, meron kami kasali dito sa ministry ng mga doktor. So once na nag-dwell doon sa bahay tapos pumupunta sa amin gabing-gabi na, hindi po namin yan tinatanggap. Bakit? Inaano po namin sila, ina-encourage po namin sila na pumunta po muna kayo ng doktor, baka meron po yung sakit. Pagka meron namang result, wala namang result doon sa doktor, tatanggapin namin yan dito. Hindi, wala kasing
anong tawag yan, emergency, basta sa exorcism and deliverance ministry, kasi hindi naman kami albularyo. So, inclined po kami doon sa science at saka dito sa spiritual aspect. So, hindi po namin sila binabawalan na pumunta ng doktor. Mas mainam po yon kasi meron tayong preternatural illness at saka preternatural illness. So, maraming nangyari po ng ganito na ang mga albularyo, hindi po kami albularyo, ang mga sa albularyo, stop na yung gamot, inumin mo itong lana, ay yung, you know, itong langis na ibibigay ko sa iyo. Hindi po yon, bawal po yon dito sa amin. Ang ina-advise po namin na mag-take kayo ng mga supplements para maibsan yung mga sakit nyo, gumaling kayo. Hindi naman po ibig sabihin, yung purity of intention po bro ang kinakailangan po dito. Kapag ka pure yung intention mo, walang problema po. Pero pagka yung intention mo ay para umabot lang sa ganyang edad, para maabot mo yung edad na yan, tapos nag-ano ka pa, namuhay ka ng kasalanan, ay hindi na po yun maganda. So yun bro. Ah, okay. So, nilinaw yung ko lang purity kasi. Of intention po, yun. Okay. Sige bro, thank you. Sige bro, thank you. God bless. Okay. Alright, and maraming salamat sa pagtatanong kay Brother Jose at yan sa. At dito na po tayo ngayon sa kay Naroxy Alec, ano, Aleria. Ayan. Pwede po bang mabuksan yung yan? Sige po, good evening po, brother. Magandang gabi po sa lahat. Isang tanong lang po, yung sa mga angels, tatlo lang man ang may ang pinangalanan biblically, si Archangel Raphael, Archangel Gabriel, saka si Archangel Michael. Pero di ba may mga titles din sila na may title din sila na Saint o Santo, Saint Michael, Saint Gabriel, saka Saint Raphael. Ano pa explanation ng ating simbahan niya na alam naman natin mga angel sila pero may title pa rin sila as mga saints. Yun lang po. Thank you. Okay, so a very quick answer diyan ay saint is holy. Banal sila, banal na anghel. Pero bigyan natin yung ating anghel sa programang ito, Brother Angel, sa pagdagdag ng paliwanag. Hello. Yes. Ayan. Yes, as simple as ang sagot po na simbahan diyan, why they call saints, because as simple as because they are holy and they are in heaven. Bakit tinatawag daw, Latin word sanctus kasi na, which means holy. So why these angels they call Raphael, Michael and Gabriel, they are referred to with saint before their name because as simple as they are holy and they are in heaven. As simple, yun lang po ang simpleng sagot ng simbahan, kapatid. Ayan, brother, Naroxy, hindi ko kasi alam yung pangalan mo bro kasi Naroxy yung sa Zoom. Yan po yung sagot. Okay po, yun lang po, maraming salamat. Thank you. Mm-hmm. Thank you, Brother Angel. Okay, salamat po sa Diyos. God bless you, Brother Naroxy. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the